catch 'em all. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayong araw, sasagutin lang natin yung mga tanungan ng tungkol sa akin. So let's start. First question is nanggaling kay Margie Pascual. Sabi niya, gusto ko malaman kung anong dream mo sa buhay. So dream ko po sa buhay is makagraduate at makatulong sa mga taong tumulong sa akin soon. So ang next question naman is nanggaling kay Tatat Oliptrop. Sabi niya dito, kung ikaw ay may sardinas, anong klaseng luto ang gagawin mo at bakit? So, ang luto po na gagawin ko is, yung may miswa sa mga nakakalam dyan, yung may miswa. Ayun po kasi yung pinaka-favorite na luto ko sa sardinas. Yun. So, ang next question is galing kay Mark Carlo El Sapad. Sabi niya, kamusta ka na? Miss ka na namin mga taga-simbahan. So, okay naman ako. Tapos, see you soon, pupunta ako dyan. Sa mga hindi po pala nakakaalam, opo, dati po akong sakristan sa Immaculate Parish Church sa may Barreto, Olongapo City. Tapos, ang next naman is galing kay Brian Fernandez. Sabi niya, ano ang nakaraan mo sa buhay? So, ang nakaraan ko po sa buhay is dati po akong tambay sa kanto, makikita mo sa lahat ng net shop. So, ayun po. Ang next naman is nanggaling kay John Owen de la Pena. Sabi niya, kailan ka kaya magkakajowa? So, hindi ko pa masabi kung kailan eh. Kasi ano eh, hindi naman tayo si Cupido para malaman kung kailan tayo may in love. Antay lang tayo, dadating din naman yan eh. So, ang next question is galing kay Rowena Alcantara. Sabi niya, pag nagka-GF ka, masaya ka na ba? Siguro lahat naman na pumapasok sa isang relationship is nagiging masaya, di ba? Kaya siguro ang sagot ko dyan is, oo, magiging masaya din ako nun. Ang next question naman is kay Chola Chola Chola. Sabi niya dito, may relief pa ba kaming matatanggap? Meron naman yan siguro, wait lang natin si Mayor, ganun. So, hindi naman tayo nila pinapabayaan, lalo na yung government natin dito sa Pilipinas eh. Lalo na kay President. Napakabait ni President. Shout out po. Next naman is galing kay Van Clemente. Sabi niya dito, anong pinapanood mo tuwing mag-isa ka lang sa bahay nyo? So, tuwing mag-isa lang po ako sa bahay is nanonood lang ako ng mga kung ano-anong klase ng vlogs. Ganun. Para matuto ako. So, next naman dito galing kay Veronica Camba. Sabi niya, kung magkakajowa ka, bakit hindi na lang ako? Yun! Bumabalat pa si ate ah. Siguro, bakit hindi na lang ikaw? Kasi hindi ko pa naman alam yung mga yung tunay na ugali mo eh. Baka wala ka sa hinahanap ko eh. Pero, shout out kay ate, maganda din naman siya. Next naman is galing kay Yan Malbas. Sabi niya, hello there, I just want to ask you this. Sinong tao ang pinagkakatiwalaan mong makasama sa lahat ng bagay and why? Pinagkakatiwalaan ko po is si Eugene Arinya, shoutout sa pinsan ko, na parang kapatid ko na. Yun. Next question is galing kay Kambe. Sabi niya dito, itong ECQ, anong ginagawa mong libangan para hindi ka ma-board? Nanonood lang ako ng mga vlogs nila kung ganun. Para matuto ako. Tapos next question naman is galing kay Vincent Trabal. Sabi niya dito, why do you look up the most and what qualities do you love about that person? So, masasabi lang natin dyan, titignan ko is yung personality niya, kung mabait ba siya. Tapos, ang qualities kasi na gusto ko para mahalin ng isang tao, simple lang naman. Yung, faithful lang siya, tapos, palatawa. Tapos, next question naman is yung,
Ano yung nagpapasaya sa'yo tuwing malungkot or boring ka? Mga vlogs nila, Juniboy or nila Kong. Yun. Nodod lang ka dun. Tapos next naman is yung kay Ralph Thomas Eduardo. Sabi ni Ralph Thomas Eduardo dito is, kung magiging jowa kita, may pag-asa ba? Kung meron, ba't ang dagal? Sorry po. Siguro, wala pong pag-asa. Sorry. So, next question dito, galing kay Krisha Bel Guzarem. Anong lamang mo sa ibang mga lalaki? Ang lamang ko lang naman sa ibang lalaki is, hindi ako ganun kagwapuhan, pero pang matagalan. Ang next question naman is, galing kay Binibini, sabi niya, what qualities do you consider sa pagpili ng babaeng liligawan? So, yung mga sinabi ko nga po kanina is, yung simple lang, mabait, tapos pang matagalan, yun yung gusto ko dun. Tapos may, galing ulit ito kay Binibini, sabi niya uli, ba't nagloloko ang ibang taong nasa relasyon, babae man o lalaki? Siguro, may hindi silang magandang nakikita dun sa karelasyon nila, kaya nagloloko or may hinahanap sila na wala yung tao. So, yun lang po yung mga katanungan dito na nasasagot ko.